Hello everyone, welcome back again for another video. So, for this vlog, actually, I filmed it last December when I went to Baguio. And alam niyo naman, gumawa na ako ng video noon about Baguio, which is the 3 days, 2 nights budget trip. But I wasn't really able to share the whole budget breakdown. So now, I wanna share it to you guys in case na meron pa sa inyong nagplaplano pa lang na pumunta ng Baguio or nagda-doubt pa lang kasi baka mahal, ganon. And promise guys, di talaga siya ganon kamahal. Like, you can go there on your own, especially if you're on a student budget lang like me. Every time na pumunta ako ng Baguio, ang first thing talaga na ginagawa ko is mag-book ng place. And ang ginagamit kong app is yung Agoda kasi yun yung pinaka-convenient sa akin and pinaka-madaling gamitin. And advice ko talaga sa inyo, if you're really sure about the date na punta nyo sa Baguio, it's better na mag-book kayo ng maaga kasi tataas talaga ng tataas yung presyo. Buti na lang talaga, super patient ko na maghanap ng magagandang hotel na mura lang. And I was able to find one, which is yung Starwood Hotel. Nakuha ko lang yung room namin for 1,700 pesos per night. Dalawa na kami. So that's like 850 pesos per person. Yung room pa namin is meron ng bed, meron ng TV, meron ng CR. Like, a typical hotel talaga. And it's not really that bad for the price. I will share more of the hotel mamaya. Basta yung budget muna for the hotel, ilagay mo na lang yung 3,500 pesos. So, since okay na ako sa hotel, I had to find naman a good transportation going there. And usually, yung sinasakyan ko talaga is Farinas kasi meron silang reservation doon. Pero since late nga na naman akong pumunta doon, sold out na lahat ng seats. Buti na lang merong Partas sa amin. E sa Partas, wala doong reservation. Like, you go there on that time na aalis yung bus. Ang price naman ng bus ticket is just like Farinas din naman na 600 pesos and for student 500 pesos. So yun, back and forth na, that's 1,000 pesos. So nung nakakarating kami ng Baguio, meron lang naman dalawang establishments na open doon, I think, at an early morning. And it's only KFC and Foam Coffee. Yung KFC, nasa Session Road lang din siya. Pero if it's really your first time, I suggest na pumunta na lang kayo ng Foam Coffee kasi it's also a really famous tourist spot. Wala kayong magagastos papuntang Foam Coffee or KFC kasi walking distance lang naman siya. Just make sure to use your Google Maps. For food is 150 pesos per cup of coffee and yung namang donut na binili ko, 75 pesos. That's 375 pesos para sa Foam Coffee. Dagat Jollibee. I love it because I love you. 우리 관계 데뷔 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 매일 봐도 좀 같이 비기 비기닝 춤추고 싶어 yeah 빌리 빌리진 우리 옆 우리 옆 시계 시계 질투 자유로운 날 같이 헐헐헐 목소리가 나를 삼킬 걸 알면서 뛰어들었어 Jump, so lovely, they so lovely. Spell L-O-V-E-L-E-E. 이름만 불러도 you can feel me. 눈빛만 봐도 알면서 my I'm on the cut and gold, such a gold, that's it, don't eat all the
doon kasi sa sentro, magkakalapit na yon, magkakalapit na yung Burnham Park, yung Cathedral, Session Road, and SM. So, di mo talaga need na sumakay na taxi. Actually, yung check-in time talaga sa mga hotel sa Baguio is 2 p.m. Pero nag-request kami ng early check-in ng around 1 p.m. Yun, sasakay sana kami ng taxi, pero grabe, I was not expecting na ganun kahirap ang sumakay sa taxi ngayon kasi super daming tao. Like, it's taking you 30 minutes to 1 hour just to ride a taxi. Yun, we decided to walk na lang. Buti na lang talaga. Super ganda ng location ng Starwood Hotel kasi along Quezon Road lang din siya. So, manageable lang. Hindi nakakad na namin kasi walang taxi. So, this is our hotel. As you can see, ang ganda naman talaga ng location. Like, sa baba, meron silang 7-Eleven. Yung hotel, meron din silang sariling food court sa baba. And then yung katabing building ng Starwood Hotel, meron dong Korean store, meron ding Y Generation Cafe. So you will not need to worry if you need to like buy anything at midnight or mga bigla ang gusto nyong bilhin if you're resting at the hotel kasi ang ganda ng location talaga. At night, ewan, feel na feel talaga yung katawan namin yung pagod, kakalakad, yung biyahe. So yun, natulog lang kami. Bumili na lang kami ng pagkain doon sa 7-Eleven. And ang kagandaan kasi sa 7-Eleven dito, ewan ko lang ah, kasi sa amin kasi walang rice meal. Pero dito, merong rice meal, meron silang one piece chicken. And note, ang sarap ng one piece chicken nila. And around 89 pesos lang din yun. So bumili ulit kami ng tag-isa kami. Pumunta din kami sa Korean store. Overall, ang need nyo na lang naman is dinner. So ilagay nyo na lang yung budget nyo for dinner ulit. For that day is 200 pesos. Outfit check. So for our day 2, nag-taxi na kami papunta ng Session Road and we only spent around 65 pesos. Yung gusto ko talaga sa Baguio kasi super honest ng mga drivers. Meron silang sariling metro kaya confident ka na di kanila gaganansyahan talaga. Ang first naming trinay is yung Viscos Bake Shop kasi I remember na my friend Hannah is always recommending me to try their strawberry cake. Merong per slice doon. So if you want to try it, 150 pesos per slice lang and trust me, it is worth the try. Let it grow to me.
Our ride going to Kamchanhae is 115 pesos. Bumaba na rin kami sa malapit doon sa entrance para makapaglakad na kami papuntang taas, kasi trust me, worth it talaga na maglakad-lakad doon. Actually, marami ng mga food courts doon sa paanan. If you're planning to eat sa Kamchanhae, ilagay nyo na lang na budget nyo per person is 200 pesos. For example, sa Starbucks, yung isang cup ng Starbucks is 200 pesos. Tapos yung mga stalls naman na kaina doon is around 200 pesos lang din yung mga pasta, ganun. So I think okay na yung 200 pesos budget per person if you're planning to eat there. Kasi pwede din namang hindi. Kasi sa aming dalawa, like when you went there, syempre galing lang kami sa cafe, so busog pa kami. So we didn't spend a single peso. Like zero talaga. Ang ginawa lang namin is naglakad-lakad lang kami and tumambay din kami sa mga trees. So yun, gusto lang namin ma-feel yung vibes and wala kaming nagastos at all. Gusto ko rin naman yung matry na yung 199 pesos na sanggipsal, and I think super sikat din to sa Baguio. Dun sa part na may signage na Session Road, yung nagpipicturean nila dun sa road na yon. After namin magsanggipsal, ang pinuntahan naman naming next is dun sa Burnham Park. If you just want to like magpahangin, gusto nyo lang mag-rest, maganda dun sa Burnham Park. Like, umupo lang kami sa side and we're just watching all the boats. Wala, ang sarap lang. Ang sarap lang tumambay. Jingle bell, jingle bells, Nabudol tamanti, nutribusin. So this is love. So in place, it's so makes life divine. I'm all alone. And now I know the key to your heaven. Parang araw nga si Soul at ko kaya magkanta na baby.
for our breakfast, pumunta kami pala sa Tokyo Tokyo. Ewan ko merong Tokyo Tokyo sa inyo, pero ako kasi never ko pang na-try yung Tokyo Tokyo. So sabi ko, gusto kong matry since nandito na din naman ako sa Baguio. For breakfast, another 400 pesos. Tapos ang next naman na pinuntahan namin is sa El Padrino kasi plano ko dun na sana ako mag-e-exam. Disappoint kami sa vibes ng El Padrino kasi parang masyadong kulob, mainit. Tapos yung coffee nila, honestly, di namin na-enjoy. Pero I would recommend you to try yung cake in a tub nila. It's around 100 pesos lang. So that is all for my budget trip guys. Ilalagay ko na lang dito yung whole budget breakdown and yung total ng magagastos. So yun, I hope that you were able to learn something from this video and I hope na makatulong ako sa mga Baguio trips ninyo and yun lang, don't forget to like and subscribe. Bye bye!